Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang sheep farming o pag-aalaga ng tupa ay isa sa pinakamalaking industriya sa agrikultura. Mabusising inaalagaan ng mga farmer ang kanilang tupa dahil mahal ang bentahan ng karne nito sa merkado. Mukhang magandang negosyo ang mag-alaga ng tupa, ngunit may isang kalaban na maaaring pumatay sa kanilang mga alagang hayop. Malaki itong predator at ubod ng bangis. Ang tinutukoy kong hayop ay ang mga wolf. Kada taon, ang mga gutom na wolf ay nagnanakaw at pumapatay ng napakaraming tupa. Ayon sa mga nag-aalaga ng tupa, maaari silang malugi kung palaging pinapatay ng wolf ang kanilang mga alagang hayop. Dahil dyan, nakaisip ng magandang solusyon ang mga farmer. Ito ang dakilang tigabantay na lalaban sa mga wolf. Ang tinutukoy ko ay ang pag-aalaga ng mga aso bilang tigapagtanggol. Ngunit hindi ito ang iyong tipikal na aso dahil ito ang mga breed na sadyang may malaking katawan at ubod ng tapang. Ito ang mga aso na kaya makipagbardagulan sa wolf. Trabaho ng mga aso na to ang bantayan ng mga tupa at siguraduhin walang wolf na makakapasok sa kanilang teritoryo. Gaya sa video, mapapanood ang grupo ng mga aso na inaaway ang isang wolf. Pumasok kasi ang wolf sa kanilang teritoryo at may balak itong magnakaw ng tupa. Kitang-kita sa CCTV ang panggugulpi ng mga aso sa wolf na may balak magnakaw. Dito naman sa next video, may kita na nagkagulo ang mga tupa. Dahil yan sa may dumating na wolf. Agad na lumabas ang itim na aso upang hanapin ang lokasyon ng wolf. Nang makita ito ng aso, agad niya itong pinutahan upang awayin. Kitang-kita sa CCTV na hinabol ng aso ang wolf kaya ito tumakbo palayo. Dahil sa katapangan ng aso, napalayas niya ang kalaban. Ito naman ang German Shepherd na lumaban sa wolf. Gusto sanang dumaan ng wolf papunta sa kulungan ng mga tupa, ngunit hinarang ito ng German Shepherd. Nagtagisan ng palakasan ang dalawang hayop, ngunit sa huli, may kita ang wolf na umatras sa laban. Dahil sa matapang na aso na to, hindi natuloy ang masamang plano ng wolf. Ayon sa mga farmer, may tatlong breed ng aso na magandang ipanglaban sa mga wolf. Una ay ang Tibetan Mastiff. Marami ang nagsasabi na ito ang pinaka-agresibong aso dahil para itong leon kung magalit. May tangkad ito na 2.5 feet at bigat na 68 kilos. Ang mga Tibetan Mastiff ay may bite force na 550 pounds per square inch. Mas malakas ito kumpara sa kagat ng wolf. Ang susunod ay ang Kangal. Ito ang mga lahi ng aso na tinawag na wolf killer dahil kilala itong pumapatay ng wolf. May tangkad ito na 2.6 feet at timbang na 60 kilos. Ito ang may pinakamalakas na bite force dahil nakapagtala ito ng 700 PSI. Sobrang lakas ng kagat nito kumpara sa kagat ng typical na wolf. Ang panghuli ay ang Transmontano Mastiff. Hindi malakas ang kagat ng aso na to, ngunit ito ang pinakamalaking aso na pwede mong alagaan pangontra sa mga wolf. May taas ito na 2.9 feet at bigat na 75 kilograms. Mas malaki ito kumpara sa wolf na may bigat lang na 50 kilos. Kaya naman kapag nagalit ang aso na to, siguradong mainginis sa takot ang mga wolf. Gayunpaman, hindi madali ang talunin ng wolf. Ang mga wolf kasi ay maraming talento na hindi mo makikita sa alagang aso. Kung ikukumpara ang kanilang ngipin, hindi hamak na mas matalas ang ngipin ng mga wolf. Ang bunganga ng wolf ay sadyang dinisenyo upang dumurog ng buto ng kanilang biktima. Makapal ang balat ng mga wolf kaya hindi sila nasasaktan sa kagat ng mga aso. Kung pabilisan naman ang labanan, mas mabilis tumakbo ang mga wolf. Marahil ang pinakamalupit na katangian ng wolf ay ang husay nila sa teamwork o pagtutulungan. Sa tuwing sila ay umatake, ang mga wolf ay bumubuo ng grupo upang pabagsakin ang kanilang kalaban. Kahit gaano pa kalaki ang kanilang target, kaya itong pabagsakin ng mga wolf sa tuwing sila ay nagtutulungan. Ito ang mga katangian ng wolf na siguradong magpapahirap sa aso na lumaban sa kanila.
Ito ang nangyari sa nakuna na video kung saan nakasagupa ng aso ang grupo ng wolf. Ang aso na to ay nakatali sa pader nang may limang wolf ang nagsitatingan. Mag-isang hinarap ng aso ang kanyang mga kalaban. Ito naman ang dalawang aso na naka-face to face ang pitong wolf. Kahit anong laki ng mga aso na to ay tsak na wala silang panama sa ganito karaming kalaban. Sa tuwing lumalapit ang mga wolf, napapatakbo na lang sa takot ang dalawang aso. Ito naman ang dalawang wolf na nakapagnakaw ng isang tupa. Dumating ang nag-iisang bantay na aso, ngunit alam niya na hindi siya mananalo sa dalawang wolf. Ito naman ang German Shepherd na may nakakatawang reaksyon sa wolf. Kung minsan, kapag wala nang makain ang mga wolf, nag-iiba ang kanilang tingin sa mga aso at inuumpisahan nila itong kainin. Ito ang namataan ng mga concerned citizen matapos nilang maaktuhan ng isang wolf na akmang kinakain ng aso. Dito naman sa next video, may kita ang dalawang wolf na inatake ang isang itim na aso. Kinagat nila ito sa leeg hanggang sa mamatay. Hindi naman makatakas ang aso dahil ito ay nakatali. Kilala ang mga wolf na sadyang kumakain ng aso kung mabibigyan ng pagkakataon. Ito ang nangyari sa kawawang aso na ginawang merienda ng wolf. Ayon sa kumuha ng video, na-recover nila ang katawan ng aso kinabukasan. May kita sa video na ito na lang ang natira sa labi ng aso. Tanging ulo na lang at ang mga buto nito ang hindi kinain ng wolf. Malagim ang sinapit ng aso na to, kaya wala nang nagawa ang kanyang amo kundi ang malungkot sa nangyari sa kanyang aso. Parang ang hirap paniwalaan na magagawa ito ng mga wolf sa mga aso. Kada taon, maraming aso ang napapaslang ng mga wolf. Dahil dyan, pinapagsuot ang mga aso ng tinatawag na wolf collar. Ito yung bakal na maraming tinik na nilalagay sa liig ng aso. Napuprotektahan raw nito ang liig ng aso laban sa mapaminsalang kagat ng mga wolf. Hindi biro ang kalabanin ng mga wolf at alam ito ng ating butihing aso. Kaya kung meron ka ring alagang aso, sana ay mahalin mo sila gaya ng pagmamahal mo sa isang kaibigan. Ang mga aso kasi ay handang ibuwis ang kanilang buhay para protektahan ang kanilang amo at nasasakupan. Kung ikaw ang tatanungin, sino sa tingin mo ang mas malakas, aso o wolf? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang malaman namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Calvin and Harvey Rockwell. Hello rin kay Jamaira Harriet Marterio. Shoutout kay Daniel Hakaban, Drake Francis Narciso, Carlito Eugenio, at kay Delton Gabe. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!